Yes guys, andito po tayo ngayon sa View First. Kasama natin tong isang item na ito. Mag-go muna tayo sa mga motorcycles. Pasensya na, marumi yung kamay ko kasi ayun, may inayos ako. And then, isi-share ko lang sa inyo to guys. Ito po yung isang starter relay ng Ninja 300. Ang model po nito is RC, yan, RC19-015A. Pareho lang po ito sa mga ibang starter relay. I think sa Yamaha parang pareho rin. Pero ito, hinuha ko lang po ito doon sa Ninja natin kasi may video tayo na naghingi ng tulong bakit ayaw gumana. Ito yung gamit ko na battery na parang ewan ko drain na kasi. And then to check guys kung okay yung starter relay natin, ibe-base po natin itong result nito sa service manual ng Kawasaki Ninja 300. Ito po yung electric start system na part doon sa manual. And then to test guys, kailangan natin ng tester ng battery. Ito na po. And then i-in-ohms po natin yung tester natin. I mean, kahit saan, basta naka-ohms. And then ito yung mga result nila. Dapat itong mga result na to mamimit natin. Kung hindi, kailangan natin papalitan tong relay na ito. So before we start guys, ito po yung mga fuses natin, main fuse po ito. Paano po tanggalin guys? Pwede natin yung tanggalin ito. So all you have to do guys is ganito. Yan, just remove that. And then ito siya guys, hihilain lang natin palabas while yung dito, there, palabas while ito siya inaangat. Kasi angat kasi yan eh. Then dito naman sa kabila. Medyo mahirap siya guys kasi ayan. As you can see there. Yan, medyo natanggal na yung isa. So itong isa na lang. Ayan. Lilinisan na natin yung loob nito guys. Ayan. So pagkatanggal niyan guys, ito na yung mukha niya. Kabila rin dito. Ayan. So ito yung positive side. So as you can see guys, yan, medyo marumi na yung yan. And then ito parang naglulus contact na rin yung dito. Baka ito rin yung problema guys. Kasi I think parang matibay naman yung battery ko. Although low bat lang, yun lang. Kailangan natin itong linisan guys kasi there. Yan na po yung nangyari sa kaka-washing. Anyway, to test guys, ito. Let's proceed to testing. There. So, kailangan natin ng 12 volts. Ito siya guys. Ito yung ano to? Yung naka-ohms na natin na lead. Kaya ito, kahit saan natin to ilagay. There. Yan. So, as you can see, once na iti-test natin, dapat battery is disconnected. Dapat naka- infinity siya guys. Ito, infinity yan. Ibig sabihin, walang connection. Pag ganito, yan yung zero. Okay? So, naka-infinity siya guys. Tinanang natin yan ngayon. And then, kukuha po tayo ng supply. Ito. Medyo mahaba ito na wire guys. Pero ginawa ko kasi wire lang. Ginanito ko yung dulo guys para di naman mag-short. Kasi malakas yung amperahin nito. And then, sa identification ko nito, ito yung may sulat, yan yung positive. There. Ito, positive. Yan, positive side, may sulat. There. So, ito, may sulat rin. So, yung positive guys, ilalagay natin dito sa left side, and then the negative sa right. Okay? So, ititest natin guys. Kung may supply guys, dapat mag-zero to siya. Ibig sabihin, nag-close yung contact nito or nag-open siya kasi normally close po normally open po kasi yata tong relay na ito. So let's try na lang. So yan. Okay, in 3, 2, 1, there. Yan, as you can see nag-zero siya guys, there. And then nagka-click din yung relay natin. Yan. Ulit.
Ayan. Ibig sabihin guys, working po yung relay natin. So, eliminated na yung first natin na problem kung baka dito sa relay. So, working po siya guys. And then, ang gagawin ko na lang nito, lilinisan lang natin to guys. Hindi ko lang alam kung anong gagamitin natin pang linis. Pero, we'll make sure na malinisan to kasi ito yung contacts niya, medyo pangit na. So, yan. So, kung walang battery, yun nga, nag-infinity siya. And then, kung may battery, nag-zero siya. Ibig sabihin, nag-close yung dito. So, working siya guys. Wala tayong problema nito. And then, tatanggalin na lang natin to para makita nyo talaga kung ano yung nasa loob. Kasi kung gusto nyo papalitan nito, at least makita nyo yung muka. Here. Yan po yung muka ng RC 19-015A. There. Baka pagbili niyo nito later kung bibili kayo, baka walang kasama nito. So, aware na kayo. And then yan po, ito lang po yung connection niya. There. So, yan. So, ito guys. Ganyan yan siya. Say what? Paano yung dito sa kabila? Ibig sabihin wala itong, hindi ito gumagana. So, ito guys, parang spare lang pala ito. Yan. Kasi wala namang contact sa ilalim. You see? Yan. Bumili pa ako ng unang kong nakuha ito. Kasi unang kuha ko sa motor na baliktad nila yung battery, nasunog yung ito. Then ito lang pala guys, yan yung sa loob. So ito yung papunta sa plus natin. And then yung dito, dalawa talaga. Yan. So ito po yung nasa loob guys. Medyo yan. Yan lang po yung nasa loob nito para sa main ano to, fuse. So ito talaga yung fuse natin guys ha, na ginagamit, hindi yung dito sa right, sa left side. Okay, so ibabalik ko to later guys. So yan guys, nilinisin ko na there. Inilagay akong paste para try natin linis gamit yung soldador. Guys, para maluto yung surface and then malinisan talaga. Huwag lang sobra guys, baka maluto yung dito niya. Okay. So as you can see, yan, medyo pumuti siya. Not like kanina, okay? So yan guys, ibabalik na natin. Tapos na natin linis. Yan, hindi man siya masyadong malinis pero at least natanggal yung parang carbon. Okay? Okay guys, balik na natin. Para mabalik guys, ito siya, ilalagay natin dito. Yan. Nang slowly. Okay. There. Okay, and then dapat mag-click ito guys. Yan. Yan, dapat mag-click ito guys. Then, lagay lang din natin ito. Since working naman ito. Then, ibalik natin yung mga ito. Anyway, ito, kinuha ko kasi ito kanina. So, ilalagay ko na lang din yan dyan kasi working naman.
there. Then, yan. So, ready to balik na to sa doon sa nilalagyan niya, guys. Maraganyan kasi yan siya pag na ganito sa pagkuha natin. So, igaganon din natin pagbalik. Then, another. So, as we see kanina, working po. And then, yan lang po, guys. Until dito lang po tayo. So, yung service manual, guys, nakakatulong talaga. Kasi, as we can see kanina, yan. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel, viewers. Bye-bye, guys!